episode here at Apple Season 2. Here at Great News with Tony and Lisa. Sa ating pagsisimula, let us pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you have given to us. Continue to be with us. Let your Holy Spirit be with us as we learn and enjoy this day. In Jesus' name we pray, Amen! Ihanda ang sarili mga bata at sayawin natin ang ating Panginoon! Pero
sigilaw. Yeay! May nabilin na ako, libro! Katulad niyo mga bata, tinuruan tayo sa pagbibigay. And He wants us to be like Him. He sent His greatest treasure, His Son Jesus, to earth. Jesus left the kingdom of heaven and gave up His life to rescue us so that one day we can be a part of God's kingdom forever to those who accept Him to be His Lord and Savior. Alam mo ba na ang batang katulad mo ay pwede rin maging katulad ni Jesus na mapagbigay? Sa pagbibigay ng tubig sa mga nauuhaw, pag-share ng iyong food sa mga nagugutom, at pagdasal sa mga may sakit. At marami pang iba na pwede mong ibigay sa abot ng iyong makakaya, tulad sa pagsasudula na inyong napunod. Ang isang batang pinag-ipunan, pinaghandaan ang kanyang pagbibigay ng taos puso at may kasiyahan. Tandaan mga bata, sa Matthew 6 verse 21, your heart will always be where your treasure is. Kaya huwag kalimutan, give cheerfully! Alam mo ba ang mga sagot sa mga tanong? Kung alam mo, tara na and let us think wisely! Tama o mali? Unang tanong, masigit na pagpapalain ang nagbibigay kesa sa tumatanggap. Ang sagot ay tama! God is a great rewarder. Sa tuwing nagbibigay tayo, God sees it all. Kaya, Siya ang magre-reward sa atin at Siya ang mag-bless tayo whenever we give. Number 2. Tama o mali? Okay lang na magbigay ng nakasimangot. Ano ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay mali! Sa tuwing nagbibigay, always have a cheerful heart. Dahil sabi yun ng Panginoon. And when we give, huwag yung masama sa loob mo. Kailangan nakamiti ka because whatever your emotions are, it will reflect also the people na binibigyan mo. And most of all, utos ng Panginoon na be a cheerful giver. Number 3. Always give your best whenever you give. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama! Whenever you give, always ipakita mo yung masayang bahagi ng pagbigay. Ito ay ibigay mo yung karapat-dapat sa iyong binibigyan. And it will always be the best. Because si God ang example natin. He gave us the best gift He can give. And it is Jesus! Hello, kids! Our memory verse for today is found in the book of Acts, chapter 20, verse 35. Jesus said, "It is more blessed to give than to receive." Again, kids! Jesus said, "It is more blessed to give than to receive." Tinatawag na hilaang lupit. Meron tayong dalawang grupong maghihilaan na lupit. Kung sino yung unang nalalampas sa linya, makakuha pa ng isang puntos ang kalaban. Unahan ang makakakuha ng tatlong puntos at siya ang manalo! Come on, let's play! Ready, get set, go!
us pray. We thank you, Father, for this moment that we have learned a lot, Lord, with your word. Continue to help us to be more generous into others. In Jesus' name we pray, Amen! Mga bata, check out our social media account. Sa YouTube, Good News with Tony and Lisa. Subscribe at sa Facebook, EFC Nagatawad / Makilala. Don't forget to like at sa TikTok, @GNWTL. At huwag kalimutang mag-follow. Send us your comments. Bye-bye! Bye!